Uspo na itong basa. Exodo, Kapitulo 14, versikulo 13-14. O si Moises mingon sa mga katawan, ayaw ka mo kahandok, pabirin ka mo sa inyong itindugan. O tanawa ang kaluwasan sa Ginoo ngayong pagabuhaton ka ninyong karumandawa. Kaya ang mga ituhanon ngayong nakita karumandawa, diri na yun ninyo sila makita pag-usap hangtod sa kanturan. Versikulo 14. Ang Ginoo mao gayon ang makitaway alang kalinyo o maghilom kamo. Kalo, pwede na tayo mauli. Mga kaisunan, kabalo na mga story sa bao o kuninyo, di ba? Kumpiyansa mo kay kong kuninyo ang napas-pas kay siya mudakan. Pero dili na kaya papaspasay. Tungod sa iyang pagkumpiyansa mga eksumon kasi siya mo ay daog yun sa dagat. Pag-abot niya sa unahan, paglingin niya huwag maging baong na kita. Ngayon niya, pahuway-huway sa kudiri. Patawag-taway sa kudiri. Palandong sa kudiri. Papundaw sa kudiri. Niyabot ang panahon mga eksunan. Nga tanto niya patawag, nakatulog man siya. Sumala sa istorya, nagiyan na lang siya sa baong. Pagkamata niya, usan nilang kalakang mabong ng boss ni Singlay, bisan kung sa pagkangunihuha ka ang sumudagan, usan nilang pag-steps. Di na ganyan niya maapsa. Bakit so? Pero huwag man yan ang mga istorya. Huwag ka move on kini kunino. Nag-anay sila sa bao, sumala sa istorya, ipadayon pa na sa istorya, ato ipadayon. Iyon niya, nakadaog na ka, eh, nakatulog mo ko. Usap ka. Pamatunta ng kuli mo, hindi na nakadaan. Daka na puso. Dito niya po, mora niya po. Pagdaka nila duha, pulot pa yung kuli mo, mga iso, mora sa kuli. Pagpulot niya kagay, kita siya sa usap ka, lugar niya yung ipahoyan, wak na siya ni hapit, drift siya yung siya. To make the long story short, tinaon ang kuli mo. Pero hindi lang ba? Itanay na po siya. Tanawa, pwede lagi ka. Pwede. Nakatulog na ko ato muna ng nabaw. Bitaw, tinuol, di madyong kalaong kay kusot na dito muna na. Pero gusto ko nga makihigala niyo. O gusto mo mamundagan ang luha nga higala tayo na tamang suyaanan sa usang-usang. What may suyaay? Tapangan ay ta. Naguhatang mo daw. Friend naman sila kayo. Siguro kung nasa sila yung Facebook, friend sila sa Facebook. Nagpalo sila sa Instagram sa Rosagusa. Ang niya, nito na kailangan connection sa Rosagusa. One time, nyo sila, kung saan kayo maglumpa ka, Migo naman nilang kaman, Migo, maglumpa ka tayo. Pero amigo na sila, di ba nilang amigo na sila? Pag-ingon, 1, 2, 3, dagan! Nidagan ang kuniho mga isoon, pero kipunit niya ang bao. Ibutang niya sa niyang likod. Pag-agot dito mga isoon, kaya naang may dakong sapat, mga kaisoon. Pasa ang kusas. Oo. Kanya kaya ang bao, kaya mula ko alam ng tubig, ang kuniho mga isoon na siya. Ingon ang bao, ikaw na kung sakay na ko, ako na kong lamon. Araw makaamon, tas pinising layo ko. Migo naman sila. Mga eksorusa, may puntong ako maning idala ninyo. Di, di, pwede. Nga sa atong pag-apil sa lupa sa dagat, di ta ang migo tanan. Dapat pag tinabang may ta, kaya atong tumong langit, di lang diba? Sige, tag-sinungaya, isunod sa iglesia. Kunyang langit at tumatuan, no? Dapat magpukumaanay sa kapasag-usa. Amen! Ang naman niya tapat, I love you. Sister, I love you, brother. Love you, sister. Brother, love you. Love you, relasyon. Kaya naman, mga eksunan, no? Nabi tayo sa kabata, na sige na lang siya ang handog, na kadaan daw ipapahulay
ato na lang simbahan kaya ingon pa siya mama sa iya papa I love you dai pero ato silang balahi wa gid ka do anak kanino I love you dai amo ta pod kasi giwala lagi si Kristo lang do simbahan madunggan mo yun yung makita ng gugma mga kaisunan di pa makuna mo yan yung title sa itong mensahe. Ang title sa itong mensahe mga kaisunan mo ni introduction na makutugod sa mo ni ang title sa itong mensahe mga kaisunan is fear not go forward. Ready na mo? Fear not go forward. Ayaw kahadlong padayon. Iksoon padayon ayaw kahadlong. Pila man sa inyo dire ang inyong kalawan. Ah, iso ka tanan. Iso. Pero bisa kung sa kakaiso, namin kay hadlugan na ako'y amigo nga master kay direktor sa sipak, iso. Ayaw yun. Pero pag birthday niya, giregaluhan na mas ng pinakahadlugan niya. Tumunan niya ang hadlugan, baki. Dagan siya mga iksoon. Pero tingdagan. Napo sa kamaster kaya nga graduate na rong nursing si sister at ito lang kung alam pangalan kay wala siya direct pero siya man kay siyempre master kaya siya na nating mga nag-congress dito mga pathfinders na mga grade 7 to grade 10 yun siya naman na yung drum punpun lang na magpakitaan drum na sundun na nimo kaya naman na yung pagkitaon nyo to sulod na dapat mo na uhugol nyo dito ng drum na nagkakay paka bakit? Ingon din si sister at ang iso siya, ah, paka lang yan! Siya, paka lang yan! Huwag kang matakot! Pero siya, kahit talawan na yung paki. Paka lang ko, no? Eh, kapaluman din ang talawan siya paki. Ako kauban, sa skuhan siya, ikuha ko sa kapong paki, giitsas niya, kung pwede nang kagan, abot siya sa girls dormitory, babaw yun, na si ipang niya, narami dito sa layo. Huwag na yun siya, ibalik dito. Muna mga iso, no, sana eh, bisan ako sa akong kaumalingon, akong pinakadukal ini yung biting. I love you kung itsahin siya. Artificial pa ng biting, nga ako kabalong, di na tinuod. Tutigil ko ang dukal at biting yun. Naiuban nga, hadlok po silang pusil. Si Pastor Winder Serrano may suon. Ingon niya sa una, kinaaman ay mga Philippine Constabularis nilang panahon na ng mga PC. Inig abot ko nung alam dito, sir. Kami, lahat naman ko na itong mga pulis na rin, hindi pa mga akusado. Pero sa una, sa panahon, ipa sa huwag nila, sir, abusado ko nung mga PC sa una. Inig abot ko nung sa ina, magpista, magpaguto ko nung rito, muna ko nung Pasko. Una siya, namurog, namurog din siya, ma'am, kay tungkol kay, grabe siya, trumaan ang mga constabulary, mga pulis constabulary sa unang panahon. Ano, nung patakang paguto, sir, di ba? Kasuhan naman na yun. Oh. So, pero sa una, sa Pastor Winter, at tukulo siya dito ni Sir Espinido, tingnan siya Sir Jubin, Pastor, Pastor, at tumas na sa piling race, Pastor, distingin pa po ito, Pastor. So, lera. Silang buwas niya ang misis, so, ayaw lang Jubin, ayaw lang Jubin, kay, di Jubin, ganahan magpaputo. Yung siya, sige, so, lera, kung di ko pwede makalakaw, hindi ka din eh, pwede mo makapaputo. Ingon si Pastor Pindin, gisok ipukos mo kami. Pagpaputo, una ko nung buto, mura ko nung nigahit ko nung yan naon. So, gagay ako naon. Kay hotdog lagi siya, buto pala sa pulupus eh. Dagan mga kaisunan, pero din ang tanan ng mga butang, hotdog ka ni mo. Pero nga naman nga, naan mo gigitawag na ito, mga hotdog. O nga naman po, nagisigot mo ta, at ang topiko ka rin, fear not. Go forward. Unsa man ni dili nato dapat hadlokan di ay ang ipasabot nga i-contextualize nato sa atong pagtuon karong unto. Kay mo sugod sa dili bisag mo pa mo ikaw may pinakaisa sa imong barangay. Naa jud usa ka butang o duha ka butang ang imong hadlokan. Bisan pag mayo si Sir Espinido, kaya si Sir Espinido, baligtad man niyang ampo, ngayon man na siya, Ginoo, dalami sa mga taong kriminal o dautan, karawang daw, saan sila walang daw? Ampo na sila. Lahit ng 777 prayer nilang ampo, lahit mo nang iusa sila mga sa ilang mga respective duties.
sa ilang trabaho. Dalami sa mga taong daotan, mga taong drug lord, dalami dito, kita mamputa, minumata, dito, inikamis mga taong daotan, dito, inikamis mga taong mga dilimayong tao, inikamis na sila, pero sila, baliktad na lang po, dalawin sa ginoos, mga taong kriminal. E yung sasadito kay kinsa ba yung dako, anak nila, kundi miniya dalawin dito. Di ba? Kamu may isang kasulay mo, kamu madalawin sa mga taong kao, wala man. Iyong Pastor William Serrano, sir, kung sa ako na yung Bible, ano hindi niya mga? Kato nagwali siya sa mga pulis, sir, ba? Bible, ano hindi niya mga mga Jesus? Kanang wizard, pwede niya na wizard, pero kanang protect, kung sabay mong i-protect, ang Bible na nga nga. Diba? So, ang mga pulis, inyos Pastor William Serrano, inyo ka na nga protect, pero kanang mo, sir, pwede niya na, pero kanang protect, inyo ka na nga. Kay kamo mo ay yatagaan authorities dino mo na mabutik sa atong country o sa mga tao. Kasama na lang sa dino. Iyon patuloy niya sila na sir, ginugangan pag iya. Iyon niya. Kamong mga pulis, kinaamon niyo sa pastor ko sir, nanigyan ko ng patindogo si Sir Espinido sa pulpito. Siya matingala ko na nga pastor na si Sir Espinido, si Jupi, tingin niya patindogo niya pulpito. Kaya kuno bloody ang kamot sa pulis. Kung sa mga patindigos mo dito, katong drug lord, katong kriminal, mga kaisuna, tingala siya. Yun siya ka, pero kamot mga men in uniform, ibutang mo sa Ginoo, sama sa isulti ni John the Baptist. Yung sa pasulit na siya, dilit ko mula mo pa sa sulti ni John the Baptist. Kaya pakingot sa mga soldiers ni John the Baptist, gusto niyo ang kaluwasan, kung sa'yo itong buwato, kung sa may tubang. Ni John the Baptist, hindi nyo masya ilabay niyo mga pusil. Iyos Pastor Rindel sa'yo, kung ni Iyos John the Baptist, ilabay niyo ang pusil, pag-resign mo sa inyong pagkasundalo. Siguro, Iyos Pastor Rindel sa'yo, ignore po tamuro mga pulis in uniform, or men in uniform, nga ilabay na inyong mga pusil kung pag-resign mo. Pero wala ni Iyos si John the Baptist, anak ng Iyos. Ingon ni John the Baptist, do no violence to any man. Kung sa'yo mong buhaton, yun si John the Baptist, ayaw mong paghimo ang any violence to any man. And be content, or be content, kung saan na? Makontento kung ito sa inaang inyo. Be content of what we have. Mga kaisunan, karong buntangan ako magiging idala ninyo nga itong mensahe ko. Eh gusto ko mga kaigsunan nga itong masabtan kung unsay po ipasabot ani. Ako ninyo gikansel mo kung ako itong asay mo kung mabritsel ako kung saan sa Badusa diri. O niya, niya mo ma'am, na ano man ay nakasay naman ay ko sa Jose, lugay ko ako nakauo dito sa kabalo na ko sir. Sa kabalo na ko sir, o sa kundi mong ipasabot. Moto nga yung ma'am, kanang pulis, kung pwede rin sa doon sa balo na lang po, kaya mo na dito na magiging ko sa doon sa iyong maison, kaya mangluon po sa ito, kaya nakapos na ba sila dito? Kung wala ako, may dito ko nakatuntando kung ako mabitsin. Kinigawali mga kaisunan, ako na nang i-share dito sa San Jose. So, okay lang kung ako po rin i-share ninyo rin dito. Okay, kaisunan. Tama. Fear na, go forward. What is the meaning of fear? Godlock. Hadlok. Isa may mahadlok niyong gingin. Hadlok niyong abad. Ha? What is the meaning of fear? Kung sa pagkakas dictionary mga kaisunan. Ha? Pabisa sa Bisaya na lang. Ayaw din yung mga kaisunan, no? An unpleasant, often strong emotion goes by anticipation or awareness of danger. Kinsa may mahadlok niyo mo abak ang pinakataas kayo nga nanang usay ba? Hadlok mo, dili. Nayon pa matambig naman din sa sir. Pero ako sa una, ligaw ng usay sa mga lugar. Sa ako ni pagambak ani. Sugod ko sa pinakagamay ng bato. Nga kay pagabot ko, kung kaya ng mga bata ko ba yan? Kung kaya ng mga bataan na,
di man ko maambak. Pero hadlong layo kasi maigo niya akong ulos batoy ni dahil na akong may soon. Di lang ikaw ako kay kabalong mo lang mo eh. Huwag ko makakay ko master guide sa unan. Kundi po kabalong mo lang mo eh. Hadlo ko, kapahala na di kumambak. Akong ipailo ni akong ulo niya mamatay ko di haro niya magtunas kong garbo. Dili. So mga isunan, hadlong ko na niya grabe yung kuba-kuba. Basi, mo, wala pa rin katupa, kasi kakuyang panahos na ando. Alto kong sikiyo na itong last week. Humas na wali na kong sanusi, pagkahapon, mga sunset na kong nagigikan nila. Sakay kong banko alasay sa pasikiyo. Sa lagdo kong bis, naman yung makambak niya, walang altong niya. Karoon kay, kagad kay mga makambak dito. Mga bay, mga laki, pagkaman sila. Unya kay ako, pangkorma ko na ayaw kong bigo dito kay sa akong country sa Sibulan. Tikungko man niya akong kanya, nabigugan ko, sakit pa kayo kasi mubalik akong bigo, ginikambang na ko. Pero dito mga isunan, tultihan na mo, what you do kaambang. Dito ko ninaog sa lalon, nilagoy na lang ko dito kaysa sa muambang ko. Pero ang mga tao dito, muambang ko eh. Hadlo ko muambang. Ano man mga isunan? Kaya na ako eh, feeling ako mo, hamba ko, basi kung balik ako may kagbalot ng umulangoy. Pagkambito rin ang kaduhan mga isunan, kay kapilan ako nabigugan sa tubig. Si Pastor Asunta, itabang ko na nila, kaya nagsunod ko na naglangoy, minalong na kayo, ibigugan ko. Pagka, usap ka sinanan ko, sakit pagyapot rin ang hindi. Doon kayo nilangwala ng bigong. So dito, lihan na ako yung ikwana na. Pero ang meaning sa fear nga tutunan karon hindi na ka nakikahadlukan na ito sa atong mga balay. No? Ang meaning sa iyong kahadluk mga isunan, F-E-A-R, ang F nagkahulugan, false. Ang E nagkahulugan, emergency. Ang A nagkahulugan o alarm. Ang R nagkahulugan o reaction. Fear means false emergency alarm reaction. Pila niyo mga dalaga na hatlog o mga minyo na hatlog na di na mo maminyo sa una. Kamang, hatlog ka bang na di na ka maminyo? Naiuban mo isong hatlog na sila na di na sila maminyo. Pero tingala sila, na niyabot na lima kabuk ilang anak sa mga false alarm na dito sa una. Na nahadlok kung di ko maminyo. Nahadlok siguro na sila sa jitay na di ko makaanak, pero karoon na nahanak, kayo mong mag-close alarm na ito. Tama? Tingali nahadlok ang mga isuon na humanta na bautismuhan. Tingali di takapadayon kay mong karoon patagbaboy. Pero karoon na di ka na ganaan. Lutko na kagbaboy. Amen? Lutko na kagbaboy. Kay nakasabot ka ang baboy. Hugaw. Kung tingin siya para intended na kauna ni mo, yung ka, false alarm lang dito sa una. Tingali na hatlong ka, kaya din mo madala imong asawa sa simbahan, pero karon imong asawa, maupay mas faithful ni mo nangalagan ka, false alarm lang dito sa una. Or na hatlong ka, imong ubanan din mo madalas pagpangalagan si Ginoo, apan ngayon ka, false alarm lang dito sa una. Mga isunan, tingali, kalabanan na ito, nahadlog ta. Nahadlog ta, nga di na ta makapadayon tungod sa tentasyon na ni kalimutanan. Apan, tungod sa grasya sa Ginoo, muyo ka, false alarm na ganito ta. Ini story mga isunan, very common is yan. Sa Exodo, kapitulo 14, versikulo 3-14. Samtang ang mga Egyptohanon nagbukol sa mga Israelita, kay ipatugutan na sila ni Paraon na makagawas sa ilahang pagkaulipon dito sa Egypto. Samtang sila naglakaw, nakita nila magigungkol sila sa mga Egyptohanon, paingon sila sa rasaman, promise land. Oy, ang gagugod, nagsakay mga sakyanan na panggira na ay mga bangkaw, kumplito na lang sila, bisan siguro muna wala.
Usaon man ato ni Moses, kung basahon ni mo account Moses, imo ra pud ning gidalagin ni sa wilderness aron mamatay. Imo lang pud ning kuha dito sa Egypto kay wala nay ikong kalugna na mo dito. Unya pagabot ni sa wilderness, imo lang may ilubog dinhi ang buhi. O imo lang may gidala ni aron dinhi lang may ilubog. Nakapangutan ko ano ang maisol. Kaya gidala ka pa rin tanimhi sa Ginoo aron mag-antos aning ato kay antos nun na mga magsulay o mga kasakit. Ginoo, sa naman ni Ginoo, din naman ako ni Kaya. The same mga kaigsunan. Gusto na akong inyong ipiyong sa makadali inyong mata. Unya atong imagino nga kuyok ta ni Moises o sa mga Israelita nga nagbiyahe pa inyo sa promised land. Unya kuyok nimo imong bana, imong anak, imong asawa nga kamo dito na kuyok pa inyo sa biyahe. Apila na lang yung kuyak. Ano na lang yung kuhan, mabilin. Kuyok ta sa promised land. Samtang nakuyog ka dito sa atong asawa, anak o atong mga kauban sa iglesia na ay mga hintuhanon na nagugundi mo, patyon ka sa mga hintuhan, patyon, magito sila. O niya, paglantaw ni mo samtang nagbiyahe ta, lantaw ni mo sa tupangan ni mo, Rexy, lantaw ni mo sa likod, kontra, lantaw sa kilid, bukid, tiyas kilid, bukid, kung sa dama pa mga ison, nababoy na, corner na ka, dead-end na, huwag na kayo kaigyasan pa. Doon sa may mong makabasod, baka mo ang mga Israelita na nireklamo kang Moises, kung ako na dito, tityo ko, mabasod nila. Siguro, appeal ko ma'am. Nga may mong Moises, dalagalat na namang dilim, di doon na. Pero kung sa eleksyon, ganun na record pa na sa Biblia. Kanimong si Moises sa versikulo 13, kanang mga Egyptohanon kayo nakita karon, di na ninyo na makita ang kong sa hantong. Ayaw ka mong kahatlo. Sa versikulo 14 mga ison, ngayon ang Biblia, kay ang Ginoo kayon, maoy makingaway di ay alang ka ninyo. Di kayo kamo. Kaya na ito sa mga Israelita. Kaya din na ito mga isunan. Narabay ko ba ng mga kauban na ito? Na-feel ba na ito? Ako, na-feel lang kung mga isun ba ko. Kung di gulong ko sa Adventist, siguro ko gusto kong lang-lang ako. Di mo ko. Pagpilo mga isun na, kaya ako, lagan ko yung kailan ko. Ay, kung muli ko Adventist na, pagkatawahay siguro kong kinabuhi mo. Di ba lang ito sa kanta ganyan? Nayoba, naisupay sa tawahay kadalan, pero tayo sa kalanglangan. Walay bawal, okay na. Musimba, okay na po. Dili mo sila, okay lang po. Pero mga iso, na-realize pa nato na sa atong pagpadayon, yung daghan kayo mga pagsula niya mo sa mong kinabot, na-realize pa nato kung mag-realize nila. Kung na-realize nato mga iso, ato tanawang ang istorya sa mga Israelita samtang sila ikukod sa mga Egyptian. Kung naata dito, panalita si Sir. Kapalo pa ni si Sir sa history. Sa Psalm 44, naagi sila sa tunga, converted sila ato ni Kayuna. Kung pananglitan, kita ka kaigsunan, naata sa mga Israelites ng panahon, o kuyong kanila, corner ba kita? Okay raw, tagkabalot ang mga langoy tanan. Nang nakay bata, dalaw niyo tanan langoy o mong limang kabata. Napo kay dala. Unya, mamatay mo din po. Kung sabay mo hato, kulang talang mo bang tao? Pero mga isunan, samtang nagreklamo ni mga Israelita, si Moises nag-exultis Ginoo. Ang Ginoo nag-exultis ka Moises. Ingon ang Ginoo, Moises, ina ang makatawan sa Israel. O girelay ni Moises ang sultis Ginoo. Nga ang Ginoo din makikaway alang kanina. Sa kastorya mga isunan,
sa usa ka well-known na tao. Natawa ka siyang pupre, pero wala ka siya limon nga diha ang utong niya tinabuhi. But he experienced defeats, failures in his life. Nakasinati siya kapilihan, kapakyasan siya kinabuhi. At the age of 7, his family forced him out of their home. He had to work to support them. Gano man, nakupre na ka. Age of 7 palang maisuon, ipugos na siya ang trabaho siya pamilya para makasuporta sa iyo. Nakasulay na mga nanganganak ka para lang pabulanan ng mga bata. Mga nagtagakan para nagkang magpabulan, nagkang magpadala na ito. Nga di na pa sila ho. Ano mga silila na ako dito? Mga anak sila, may parang kamusin, pagulano nila mga bata, magpamit, magpabuhi dito, para na magpadala nila. Inaming yun na-experience siya, at the age of 7, gipukos siya na patrabahoon kay para makasustinil sa ilahang gastos balay. At the age of 9, his mother died. Ang iyang inahan na matay. And at the age of 22, mga kaigsuna, na fail siya sa iyang business. At the age of 9, namatay na iyang mama. Siguro, bilang ka mga years, nag-negosyo siya. But at the age of 22, na failure ang iyang negosyo. At the age of 23, he ran for state legislature o gabirte na po siya. At the age of 23 also, the same year, mga kaigsoonan, nawagan po siyang trabaho. Gusto na siya mag-school na sa law school, pero hindi siya makasunod. Nawagan na siya trabaho. At the age of 24, kulang siya kwartas niya higala to begin a business again. But he got bankrupt at the end of the year. Idan siya 24, kulang siya kwartas niya higala kaya mag-negosyo na pununta siya. But at the end of the year, na-bankrupt niya business, o kabalo siya business, na-bankrupt niya business, and he spent the next 17 years paying his debt. 17 ka to, yung magbayad ka sa utang. Imagine, magbayad yung utang sa utang sa utang, mag-listo na rin ka sa katuhin pala. May nalang mo, gadag ka mong kwarta. Ako. Buwag katuhin pala, 3 years sa utang, mag-listo na rin ka. Asa mo tayo yung bayad na rin? Eh, kulang na po di bayad sa upang bayad na, di ba? Kinitawahan na may isoon, he spent 17 years bayad rang utang. Insa may mga teachers dire nga ang uwang imong sweldo ibayad na sa loan. Unya wa na yung kuan. Wa na dili. Ako ang teacher siya. Human niya kuan. May nalang na niya pagpalit usa ka pangusa ka bulan nga pagkaon kay bayad na sa loan, bayad ang utang, na pay mga nangutang tong mga pangsulisuroy nga utang. Wa na murot na. Na pay bata. Isod ko nilin sa teacher ka, isod pagyapong kinabuhi. Iyon din yung mga kaigsoonan, at the age of 25, he ran for state legislature again. May nalang, kinakadaog naging siya. At the age of 25. At the age of 26, he engaged, pakasal na ito siya, but his sweetheart died. Bali mo. 26 yung ilan, ang pagkasal niya, namatay pa rin niya ang pagkaslan. Ay na ko niyong pangatawang halong sa'yo namatya na sa iyang pagkaslan, basta namatay. At the age of 26. Kamu ko no, biyaan mo kita kuya, sakit ka ni kayo, kana ko rin mamatya na hindi mo ang pagkaslan ng ta. Diba?
Kasulay mo mga dalaga o mga ulitaw kanyato, dalaga kanyato, dalaga karon na kanang imumuyab na ikuyong nalain, niya din na kaganahan mo kaon. Bisan ganit mo ang plato, lantaw ng pagkaon, mo na yung naos imumuyab. Di na kaganahan mo kaon, kay patay man niyang buhati mo. Ganahan mo niya mo kaon ng kanunan, sa usap na kalabisuran. Mulan daw kas imuhang pagkaon, mo naman niya naon. Muhigda ka ilipiyos mata, makita ni mo siya na gyapon. Di na kaganahan mo piyong matulog. Munang burarat kay mo mata, na black eye piece na ka, hanuman, kay imurang yunahon na imuyang jadi na ka maka, move on. Lison pa nang mag-move on, dili. Lison! Na yung sa kadalaga, nagdungo sa kapastor, pastor, kung saan man ako, nga makalimot ko sa akong uyab, pastor. Ngayon siya, gusto na ako sa mayroong buhato siya. Gusto na ikaw makalimot, pastor. Kaya pala sa kita, Diyos niya, gihigo na ako, pastor. Ingon na yung pastor. Unya, kung sa mayroong gibuhan, kung sa mayroong gihimo ng mga lakang para makalimot naman kanya, ay gusto na makamalimot niya. Siya, pastor, gusto na akong i-block siya sa Facebook. Gusto na akong i-block siya tanan, pastor. Ngayon siya, unya, ibuhatan niyo siya. Oo, madam, pastor. Siya, mayo, good. Kaya mong gibuhan. Ano yung sampay sinunod yung mukhimo sa? Pastor, na ako lang kung siya number na ako, na ako number niya. Yung isang kung niya mo tawag pa mong yapong siya na ako, pastor, sa ako ba ni? Yung isang mo ba? Kung niya, pastor, hindi ko ba lang ang tupag, pero mo lang ako tapos na tupag mo, pag yung pastor. Kung niya ang sampay mo ako, may ganahan makamukul niya. So, tapagin ko, pastor, niya wakong kabalong siya kung buhakon. Listen mo rin mag-move on. Ngayon ang pastor ko, sige, kung musulot ka sa kong advice, okay, pero kung dili, wala na choice. Pagpalit o bago ng sintay, then ilabay na yung daan ng sintay para dili na ka makawagan niya. Gibuhat niya, after 1 month siya, unya, kumusta siya, pastor, wala na, bago na akong sintay karon, pagkasunod bulan, ipangutanan na po sa pastor. Kumusta, nakalimot siya, pastor, ningaw mo po niya, pastor. Kapag kami mo rice, mo po siya ang number, pastor. Ako niya kung itaw ba, sa bako na kong sintar. Malisod ka yung magbukon, may isod. Tama pala eh. Ha? So, kaya tayo. Pero wala na din sa balugo. Amen? Sahay. Sahay raw, sahay. Sahay raw. Oh, dali na makamukon ang mga kaiksula na ito din eh. Amen? Ha? Lisod kayo sa buktang maestoryahan, nagsakit, si mo isod. Na makakita ka na, magulong parang, tas kalakot, nabukit ito parang. Ayaw. Ayaw. Iguma ang inyong kusita. Sama lang dito o iguma siya ang iglesia. Amen. Kini nga tao mga iksoon, kini nga babae, wajod siya, naglisod yun siya mga iksoonan. E ano man, isa kung saan, hindi yun siya makamuhon. Rumay na lang ang atong iksunas balubog kaya nakamuko na. Amen? Sahay. Na, anak, malitihong ko niya itong mga bata nung dili. Mga iksunay, inyong palinhi, napatay ang iyang pangasahunon at the age of 26 and at the age of 27 na po ang pag-iudisya o na lubog sa iyahang bed for 6 months. Na po ang ikaw ko na yung mapinti na kadakan, mamadyan pa dugang pangasunod. May nalang tagdili mo mabuang simpang lang ang palayo. Ulang mo dito palayo. Amen! So, pagkulang. Pagkulang mabuang na ito dire. Amen? Kinaan mo tayo Ginoo. Amen? Kasi sumuha pa ni siya kayo na Ginoo. Ang nabuang ni siya. Alisod na kung kita natin Ginoo na mabuang pa ta. He had a total nervous breakdown. Buang yun, total good. At the age of 27. At the age of 29. Naulian niya siya? Rehab. Oh, kiningo man din yun. At the age of 29. He sought to become speaker of the state legislature. May mo, dapat na po siya pagka-speaker sa state legislature. But he was defeated. Pwede, ikaw ko no, dagan ka. Kunya, nakaging buang. Mga tao, ay, buta na ako, buang na.
sa wogi nagagig katong anana katong dila mga sirira pila sa mukha katong nakasulay na rihab wala naman eh ay check nakuhan mga isuman na rihab di mo na matakay mo putang na adik na adik saun na adik na kami record siya saun na mga tao hadlok hadlok sila mga isunan kay adik kani mga kani siya mga isunan pagdakan niya awak ka daog. Tingali, ako pagkakapas sa mga isuan, mahadlong ang mga utaman. Mga taong mabutan, kaya nakaagi man siya, oh? Nakaagi siya buwang. Hindi siya, at age of 29. At age of 31. Nag-draga na po siya. Pwede niya po. At the age of 34, he ran for countries again and lost again. Oh, siguro ka building. Kamu. Sige, nakapit na yung mga isunan. At the age of 37. At the age of 39, he ran for election to Congress and lost again. Pwede na kiyapon. Pahitan, tawa na. At the age of 40, ngita siya trabaho, kaya mga wala nang biyahe, politika, pwede man. Ngita siya trabaho. But he rejects siya sa iyang i-apply. Kita ko yun. At the age of 45, saka-sakal siya, wala kong Christmas. Ganun, isakal na siya, nidagal siya si Nandor. Pero pwede, napwede na niya po siya. Tinto mga isoon, ni Dagan pala siya Vice President. Pero kung lang nalang 100 kabuto, pwede rin niya po. 100 na lang, listen pa lang ka na mudagan ka niya, gamay na yung ligas, 100 na, listen ka na, oh, huwag di ka katuto, gamay na lang, ano pa bang yung 100 na? Iba? Sa muang, pag-election, kay ang mayor, pero hindi mo siya permis ng mayor, tao ng mayor na mo. For 18 years, may pinipili ng mayor. And then, nasa yung padaganon ng mayor, bisan nilin kayo nasa posisyon, pero makadao kayo, basta siya mong tumutuboy, ana. Yung pagkabalik ng posisyon, siya na po yung mayor, kato na po niya yung mayor sa Omey Mubayas. Kanin kaatba ang mga siriyon, pwede mag yun. Pwede yun. Wag isla yung mahimo, hindi sila kadao. Kaya maayon mag-relasyon ng mayor. Pero gigamit ang utok ni kauban, kaya di mag-isla kadao, di siya magkauban, ni vice mayor siya sa mayor na hindi mapirti. For two terms, dua katerino, pangikatulo may soon. Conflict na kunumay, nidagan sila si Paral, nidagan siya mayor sa Balihero Muso. Straight vote, gikan sa mayor, vice mayor, ato sila mga city council, ang mga council sa lungsod, the office ni gina mong mayor sa una na for 18 years kapit. Imagine, pwede, pero naiusang ang counselor na pila na kabutong ipa-recount niya. Agyon, pwede yun. Lison kayo mga isunan, yung ganang gamay na pita iligas, pareha itong kagubinor ni Gamo. Pila na mga iligas, pag-recount ko'y daog pa rin siya. Kay naamot ko'y, di Gamo, ma-fake di Gamo, ato si, sa to, daog siya. O pag-rigaw, dihata mo itong buto atong usap ni Gamo kunuhay. Siya ni Gao. Nakapagka Marso 4, patay ko. Mga isunan, hindi nyo nini. Pwede yun si Gapon, kulang o. Pila ka buto gani? Oy, pag age of 49, at age of 49, nitaaga na po siya usap kung sina doon. Pwede na po. Ita. Pila ganit ka election na niya na pwede yan? Walo. Walo ka elections. Kung kamo sa iyahang kuhan ba, kung kamo sa iyahang napit, padayon pa mo o di na? May ipay manungguan na lang tagkantin. Ha? Kung kamo, kasi makainong buta, galihan ay ulo na wala mo eh. Katanong pwede, eksensya na kuwata. Pwede niya, padayon yun.
He lost 8 elections, twice failed in business, and suffered a nervous breakdown. He could have quit many times, but he didn't. Oh, kinsa balintawa na? Naggano kay pilde mga isunan. Finally, kahit mga isyakulo, pursigido mo yun, finally, he was the 16th American president elected in 1860. And this man is no other than Abraham Lincoln. Kung ipahuway siya ma, nihunong siya, mga kaisunan, do you think mahimo siyang presidente sa United States? Mahimo siya? Dili. But wala siya ni surrender. And finally, he became the 16th president of the United States of America. Kung muhunong po tama kaisunan, kung di nang tukuhaan ni leksyon ang iyahang pagkapulsigido ng magpadayon, do you think pareha sa mga old Israelites, ita ang modern Israelites, do you think makaabutas ang promised land na itong ihando? No! Totally no! Paano kung ganang padayon? Kung sa man, makaabot ito. Iyos Biblia, ang mulahot ay hangtod sa katapusan maluwas. Na ako yung saka ilan ang amigo, kuya, iyang mama, sila kagyod ang Adventista. Kaya si, kaya si Pastor Archie, kailan mo na, Pastor Archie Pitrita. Mawala na sa ikong coach, iyang mama, ma'am, si, sa una. Gagmay pa sila. Mag-atang na iyang papagsundan sa puntahan silang balay. Giisip ko ni Pastor Archie iyang balay na gamay impirno sa unang panahon. Gamay impirno. Kay walay simana o landa mali palawa. Sundang ang iaray sa puntahan. Dito sila ang islikon sa lawan panako para na gamakatong simbahan. Kiniyang inahal ang mga kaisunan. Gibay kong stadihan ni Pastor Tito Lasuta. Magka-testimony na si Pastor Tito Lasuta. Pagbay mong stadihan, giyamas ng Arimula. Sabana, kay nagsilos ni Pastor Lasuta. Mga kaisunan, kini panahan palahumo, kagig military, unya, siga, oh, siga, yun. Ay, umilitari. Siga. Tingkalalap kaysa probinsya, sa Bali, mag-ihaw mo din ang mga taga dito. Usang kakilong baboy, ipaluto siyang asawa, niyang tiro sa digman luluto, bisan paghikap, gihungit ng tibuok baboy sa baba siyang asawa. Hilap niyang asawa, pero wa, di yun tumulasong, namundan mo siyang asawa sa sipa. Hangtod niyang mga anak, mga iksoon, nagka-witness na mag-away sila si Pastor Archie na dito sa iyang mama kay natapag po labay pato sa iyang papa kay tapik na silang mama. Unya si iyang ate, Ma'am Lumilin. Dito po siya papa, magsingkap yung tuloy ko kay paako rin dalunga siya papa kay ang dilipaon sa iyang mama. Sige yung away mga iso, hapit magpatsanay. Patsanay yun kung kuhan pa. Mga iso na kabalong mo sa inyong dalang. Nisulod si Pastor Archie o bisyo. Nagkakurs siya. Dito na sa matulog sa tingsin sa bagi, muling kandaon, humbug na. Pero niyang mama, wag surrender. Ingo ni Pastor Archie, gilunhan ko sa akong inahan, kandaon na ko, gaampos ino, na mahimong kong buutan. At lumog niyo ko sa ampos sa akong mama, na galuhod sa akong kiniran. Kada kandaon, kada uli, gini. Asa mo siya ng testimony, ang pagkamatay na siyang mama. Kaya namatay man yung mama's breast cancer. Tingnan niya. Unta Ginoo, tingnan mo niya Ginoo. Unta Ginoo, si Papa na lang namatay. Nga nung si Mama pa ba yung umikuha, nga tungkol ni Mama na Adventista na yung tanan. Mga kaisunan, ang ampo sa usang kainahan na wala yung hunong sa pag-ampo, maong nidalas niyang tanang mga anak na
na nangalangay ka rin sa Ginoo. Apil ang iyong bata ka rin. Tibuok pangigya Pedrita ni Pastor Archie Pedrita nangalangay sa Ginoo ang malipayo. Di man perfect mga isod, pero malipayo sila sa pag-alangay sa Ginoo. Ano man? Tungod sa usa ka tao na wala ni hunong, wala na haglo, ni padayon, bisan pa man, hangtod sa kamatayon, iyang gidala ang adaugan, nga iyang tibong pamilya, iya o niya ikita sa langit. Mga isunan. Kung ni hunong to siya kung mga isun, huwag ako, kapoy naman, bahala na mo, gahin mo mamulog. Di ito manala ang mga pagpanglagan sa Ginoo. Mga isunan, hindi ka buntagon. Atong hinungduman, nga kining lumba sa dagan nga atong giapilan, daghan yung obstacles nga atong agian. Musugot tag sa lilin na aking obstacles. Pero ang nakanindot nagsaad ng Ginoo, nga di ta niya biyaan. Footprints in the sand, kanta mga isuon nga magpainundom nato, nga samtang naglakaw siya sa baybayon. Kuyo pa niya ang Ginoo, pagkalisod na sa dalan, wala na lang pagyo, di na niya mapatsagal niya ang Ginoo, kuyo pa niya. Ano man, ang iyang nakita, usa na lang kaparisan sa footprints. Ginoo, asa naman ka? Kung sa ito ba Ginoo, nara ko. Nagkaroon niya nga nung usa na malala ka footprints ako nakita. Minsan, di ba na imuha ako, amana? Oh, kaulaw, no? Usahay mga isun, di na ito mapatsagan. Api na ito, katuha pagyampo ng footprints. Pero ang tubas, tingog, di na na imuha. Ako ang anak, may isap na ito na ako sa akong kamo. Kaya di ni mo kaya mo lang ako. Ang Ginoo di ay mga isun, mo na nagsap na ito, pero di na ito mapatsagan, ngayahan na ng footprints. Makayotawa na yung Ginoo, pariha itong bagyo dito sa tuma, sa tubig, na samtang naglawik yung mga apostoles, natulog si Ginoong Jesus. Ginoo, mamatay na tali. Nalimot sila. Nakauban nilang Ginoo dito sa ilang sakayan. Nalimot sila mga isuon nga ang Ginoo. What I mean? Wala silang nalimot nga kauban nilang. Nalimot sila ang Ginoo sa rando kapahulong sa bagyo. Kulog na sila sa kanya. Muna mga isuon. Una mo tayong pakyos na itong panimalayan. Kalubot sa itong panimalay, inumdumi, kung si Pinungsos naa sa imong panimalay, unaa niling mga kasakayan, siya mapahunod ang nagbagyo. Usara yung mga isun ang word sa mga kuyab, mga pamilya, nga gubot. Udag ka mga bagyo, usara yung ang word, gugma. Gugma mga isun. Kung naa kay gugma, alangan man imong panang susula ng nana, ipakita ang mga gugma ay Ginoong Jesus sulod sa panimalay. And if we want to be with Jesus, samtang kita nagadagan ng mga lumba mga kaisunan, we need to move forward. Napay nagdagan ng atras na makakita makagtamo sa mga ginaganan. Kita alam mo, nag-appeal sa lumba, sa dagan ka ng tinuod na lumba na nag-atras, nag-dagan. Oh, really, go. Isun kayo na mag-dagan na mag-atras. Pero forward, dili backward. We need to move forward. Ako mga isunod sa among kapigado sa among family. Ako papa kay security guard. Ako mama, housewife. Di mama makagasto na mo si Pak, kaya mahal mo ngayon si Pak, ma'am, di ba ma'am, dito mga ikan. Sabot na ng nursing, magkapitirya ka si Pak. Isun kayo mga isunan, pero niyong ko sa akong pagalingon, bahala na maabdan ko sa pagbalis Ginoo si Pak, basta naharap ko si Pak. Uy, ipapahawa ko kung ipagraduate mo si Ginoo. Kaya among moto nito mga isun, maghulat sa kadawang pagbalik ni Ginoong Isos sa may libayan. Pero mga kaisunan, ang Ginoong nangitang pamahagi na pa umanon ka niya. Okay pa mo? Alas 12 naman eh. Umanatang. Usag ka istorya, umanatang, promise.
Mga kaisunan, kung gusto ta nga mapalihan kita ang batasan kaya is Ginoo, nindot kinanguyog na itong pirming Ginoo, tama? Kaya ang stock istorya mga kaisunan, di ba, kaya mga mag-asawa, kung pirmis ng kuyog, kaya naman ang managuyag, tanaw na ito, mura magpalihan ang puslan na o, di ba? Tanaw ang managuyag, ganahan ko kung makahuyag ko ba, pagay, para mo, nindot mo mo siya, yun ko ba? Di ba? Kaya magpalihan ang naong. Palihan ang mong naong ba? Awag mga po'y bati, sir. Tanan tagimos Ginoo, wapo magwapa amin. Mga sa ato, di ba ang beauty is in the eye of the beholder, di ba? Hindi mo pagkala. So, magpalihan na. Now, hindi mo sa kastory, kapangin kinis sa usang katawang sikat, samtang siya nakaibinto o coming bang, nimo siyang sikat, kinsa ba na siya? Si? Wow, kabalo? O niya na lang, kabalo na ganoon ninyo. Kuyong niya yung driver perme sa mga lectures. Tanang ka-lecture ko yung driver. One time. Pagulit nila sa ilahang abalay. Dito sa garage mismo, kadungog man yung tawanan. Ako lang isulti si Albert Einstein. Kadungog man si Albert, nga naay gayaw-yaw. Kinsa ba rin gayaw-yaw? Patungo sa lito, paglanto niya yung driver, ibulat niya ang mahuman, o gayaw-yaw. Galicture yung driver, sa galicture po siya kamo nga si Albert. Paghuman niya yung lecture, palangpakan niya, wow, very good. You can do it now. Mura na yugag ako. Kuha na nimo, kupya na nimo, tanan. Akong tingin, alam mo ba na may musulog-sulog tayo, di ba? Na yun may talintado ni nana. Ingon ng driver, sir, so research, ano, no? Hindi niya kinala may story. Nalipay ko. Yung siya next time, story yan ha, next time, kung ipatawag, invite ta, invite akong pangalan ng lecture, kung kung siya akong isunod sa una, kung ano po na yung sunod po na. So what do you mean? Kung saan may buto yung pasabot, sir? Yung siya, huwag na akong ipasabot, inigtawag na sa akong pangalan, na ako na ipasakaw sa stage ng lecture, ikaw na yung tindog para makapawayway mo ko. Ikaw ba lang naman yung ka? Kulang ni mo, briefing lang, practice lang sa kabulan o sa mga lecture. Okay na kaya na. Yung siya, sige sir, sumut ko, pero ako ba yung driver? Sugod ka, ikaw na pala akong driver. Ikaw na pala akong driver. Ayun siya, okay, problem lang. Ako yung pwede, kailangan may mag-drive. Driver na lang yun. Si Albert Einstein, siya original na driver. One time ang kaisunan. Dito mismo sa gilingtsura nila, na ipangutanang, huwag natin silang briefing. May imagine ako ba, na tungon sa kahadlong ni Albert Einstein, na maulawan sila, masakpan sila, yun, naluspan, ipalingot. Sao na lang yun. Pero ang iyan driver, gasmay na yun, sige. Sige na gasmay. He said, you know, sir, ma'am, I would like to request, please kindly repeat your question. Gibalik ang pangutanan. Ingo si Albert, kuha man na siya ng loose part. Nga nung ako din rin, kung paningot naman ko din rin, kapatay, kung paningot ako ng bubong na singot, naman tibuok. Ngayon, smile na yun ang iyang driver ni Albert Einstein. Ingon din ang driver, you know, sir or ma'am, your question is very, very simple. Bisa na akong driver makatupad sa mong pangutana. Kaya nasa ko ba, driver ko na, ihatag ako ang microphone sa akong driver. Ihatag niya ka Albert ang mic ko. Kaya kabalun siya, kasi Albert makatupad yun. Una kasi Albert kung may driver niya. Iyon siya, ihatag ako ang microphone. Tanawa, di ba basa na akong driver, kapagutan ako nung sa'yo ngayong pangutana. Akong driver, nakatupad sa pangutana. Now, I will give the mic to my driver. Natupad ang pangutana. Wah, sila naulawan. Kung sa may kuhan mga isoon, ano akong nag-i-share ninyo before tama mauli? Kung nagtuota na si Ginoo Jesus, mo'y driver nato sa atong pangalagad sa Ginoo, nining mo ang iglesia. Walay problema. Walay mga pangutana. Walay mga suliran na dili matubag sa akong driver. Amen! Hebrews chapter 12 verses 1 and 2.
Kita nagadagan ni mga lumba sa dagan, gilibutata sa baga ang mga saksi. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kinsa dai author ug finisher sa atong mundo? Si Kristo. Kung natay mga pangutana nga din kaya na itong tubagol, ihatag na ito sa itong Bible. Itugyan na ito sa Ginoo. Usahay kong may soul at itong mga isaling sa uban. Nalimot ang natay driver. Nga mo si Ginoo Jesus. Mamauli ka nun ha? Imanan ako ni? Kita tanan? Nga itong driver si Kristo. Kung natay mga pagsulay, ato hinunduman. Nga alas 12 na, kapit. Gigyan tagaan ng last 12 sa Jeter. Ato inundo may soon, sa lipat na mga hon, sa malimot ha, wa tayo lang yung driver si Kristo. Anong adlo ba ta? So atong title lang yun, fear na, go forward. Padayon. O ni akong boy, pagkampo, na makitanay ta sa langit, nga gitaganas Ginoo, o kitang tanan, magkuntanay nito, mwingon. Tungod sa akong driver ka si Kristo, niya tayo kita na, dilig tungod sa akong pagkabatalon. Amen? Inig ka buntagon, dagang salamat sa pagpaminaw, salamat sa kagigunan yung gihatag ka na ko, yung mahimong magsusulti ng inig divine worship. May buntag, kung happy Sabbath na buntagon.